what matters most to us is what we have after. Meaning, both work, kayo, stronger both, yes. 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 Stronger, actually, as, ano eh, as a lot, not as, personal. Mas more on us. Personal, eh. Kasi may love team, kasi parang secondary, what matters most. Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaldab. Ito yung pinaka-latest na updates nga po natin. Sabi ko nga po sa inyo, may mga kaganapan na nangyari na naman sa Daddy's Girls. Medyo nabash nga. Although nababash po ito dahil sa mga hubad na lalaki, mga Kaldab, na hindi na nga po raw maganda at kaaya-aya para sa mga nanonood. Parang guest na nga lang daw po sila Mengay at si Bossing Big Soto. Ito yung sinasabi kong pagpupromote. Todo po kasi ang pagpupromote ng mga artista na pinagkukuha ng GMA Networks na taga ABS-CBN. Although sikat po yun, ha. Lagi kong sinasabi kasi marami nang babas sa akin na mga ABS-CBN fans na ngayon lang po napunta sa sa GMA Kapuso. Medyo sinasabi nila na, ay, yung mga sikat yan, Mr. Destiny, palibasa, hindi wala kang alam. Hindi po ba? Marami tayong alam. Updated nga po tayo, eh. Ang problema, iba po ang ABS-CBN sa GMA Kapuso. Huwag po nilang ikumpara yon. Kahit sikat na sikat po ang artista na ilalagay nila sa Daddy's Girls, hindi talaga, hindi pa rin po mag-aangat. Bakit po sa GMA, di po ba, yung mga Sparkle Artist Center nag-guest po sa Eat Bulaga, nag-click po ba? Although sikat yun. Normal lang po, parang isang artista rin na hindi masyado o napabayaan na yung karir, na sinalo na lang po nila dahil nga po walang project. Totoo yan, mga Kaldab. At galing na po mismo sa bibig ni Ogie Diaz na nagbabawas nga po siya ng talent. Ibig sabihin sa dami niya ng mga artistang hinahawakan, eh pinagbabawasan niya na rin. Real talk yan, mga Kaldab. Dahil wala na rin pong kumukuha, eh. Wala na rin po na may lalagay. Di po ba? Gaya nga na sinabi natin, mga Kaldab, mahirap pong muna magsalita, mahirap magkomento kung titignan at susuriin po ninyo. Di po ba? Pero gaya nga na sinabi natin, depende na lang po sa pananaw at opinion. Ang sa akin lang, wala naman pong saysay ang Daddy's Girls. Kaya lang, marami nagkukomento, marami nagre-react. Kaya, medyo nababatikusin na rin po natin. Bakit nga po ba puro uso na yung hubaran sa 8 Bulaga? O sa Daddy's Girls? Di po ba? Pero gaya na sinabi natin, depende na lang po sa pananaw at opinion kung ano nga po ba talaga yung gusto nila. Ipinapakita ko lang itong throwback video na to, mga Kaldab, bago tayo magsimula sa throwback video na yan. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, sa mga tao pong nagmamahal kina Mengay at kay Tisoy. Hanggang sa muli. Ano ba yan, Mr. Destiny? Tinapos mo na. Well, nadala lang po ako. Well, eto po yung... Ano ba yan? Pag-uusapan natin. Itong throwback na to. Dito, mga Kaldab, kapansin-pansin nyo yung mga mata at mukha ni Mengay. Naseryoso naman po nilang sinasagot. Ano nga po ba ang pagkakaiba ngayon? Di po ba? Yung mga kasagot po kasi nila talagang hindi natin masasabi na galing sa puso. Yung tipong parang napipilitan ka lang. Di po ba? Parang yung nagsasalita ka na may nakatutok na shotgun sa harap mo. Di po ba na kailangan lagi mong sasabihin ganito o ganyan. Parang meron na pong scripted o script na nakalagay doon at babasahin mo na lang. Na para lang hindi ka mahalata kung nga rin yuyuko ka, kung nga rin lilingon ka sa iba, pero binabasa mo yon simula't simula pa lang ng mga katanungan. Di po ba? Kaya nga po, mga Kaldab, totoo naman po, eh, na parang hindi bukal sa loob nila Mengay at Tisoy yung mga sinasabi nila at pinapaliwanag nila sa kanis. Una muna kay Mengay, halata po, mga Kaldab, na sa ayaw man po ni Mengay, wala siyang choice, eh. Di po ba?
wala siyang, kumbaga, alam nyo na na, alam nila na mali na po yung sinasabi nila, pero wala sila magawa. Di po ba? Part ng showbiz eh. Real talk, part po ng showbiz. At ganun din naman po kay Boy Abunda nung tinatanong si Alden. Kitang-kita nyo naman po at bakas na bakas naman po sa mukha ni Alden na talagang hindi niya rin gusto. Di po ba? Bakit nga po kasi iba yung mga tanong sa mga gustong malaman ng mga netizen? Bakit hindi tinanong ni Boy Abunda kung bakit nga po ba pinaghiwala yung Aldab? Bakit hindi ba hindi rin ito tinanong ni Ogie Diaz? Yan po yung mga katanungang palaisipan pa rin. Ganon din po kay Paulo Contis. Hindi po ba? Wala talagang closure na ganito, ganyan, ganito kasi tinanggal, lugi, ganito tinanggal kasi hindi na nag-click. Hindi po ba? Wala naman pong magpapatunay na hindi siya nag-click. Kasi eto ha, marami pong mga artista ang believe at humahanga po sa Aldab. Sinasabi nila, sayang kung kami lang po sana ang naging ano ninyo, sinusuportahan, kung kayo na lang po yung naging fans namin, masayang-masaya siguro kami. Masayang-masaya dahil gagawin namin lahat para lang mapasaya ang Aldab Nation. Pero iba eh. Pero hindi po ganun eh. Di po ba? Iba po yung tinakbuhan ng istorya eh. Kaya nga po sinasabi ko dun sa mga nagre-react, itry nyong ibalik ang Kalye Serya Season 3. Try lang, di po ba? Wala namang mawawala kasi magkaibigan naman kuno si Mengay. Magkaibigan po sila ni Alden. Oh, engaged na si Mengay kay Mr. Spotted. Single naman si Alden. Oh, wala na pong connect. Di po ba? Bakit hindi nila itry? Bakit hindi nila muling tignan kung magkiklik nga po ba o hindi? Ganun lang pa kasimple. Pag hindi, di wala. Di po ba? Panalo sila pag hindi nag-click. E paano pag nag-click? Takot sila. Takot sila na baka yumama na naman muli si Mr. Tobiera. Takot sila na maging bilyonaryo na si Mr. Tobiera. Yun po ba ayaw mangyari ng GMA? Depende na lang po yan sa mga magiging action ngayon. Dahil sabi ko nga po sa inyo, nanalo na, meron ng bida next. Tignan natin kung iaangat nga po ba niya ang Itbulaga o ganun pa rin. May nahanap po bang Itbulaga na talaga mag-aahon nga po sa pagbagsak nila? Real talk yan, mga Kaldab. Yan po yung aantabayanan natin. Yan po yung tututukan natin sa Itbulaga. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, e tutok na lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest pa po natin video na ilalabas maya-maya lang. Kaya salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanonood. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo.